test tube. Today, I call my vlog La Vida Bonita because I'm going to feature a beautiful woman with immense talent. She was not only a beauty queen, she is a fashion designer with her own brand of clothes, a fabulous painter, a loving wife, mother, and grandmother. With pride and honor, let's welcome Miss Vida Doria. Hi, Vida. Oh, kaya naman malakas ako kay Vida ay dahil classmates kami sa UP Institute of Mass Communication nung 70s. Do you know what I remember about Tessie? Oh. She was really so beautiful with that long straight hair. Wow. Nung wala pa masyadong straight hair. And even if she's alone walking in the corridors, she's always smiling, parang thinking of something funny. Or medyo, kasi, pilya si Tessie, even before pa. Oo nga. Uh-oh. Ako naman, naku talagang, ito ho, maganda siya ngayon, ano? Abay, ganun din, lalo kay ganda-ganda natin mga bata kami. Sa liwa pa kasi kami, ano? At saka, alam ko kaagad na magiging beauty queen ito, kasi yung meron siyang lakad na talaga, at saka yung kanyang bearing, di ba? Ganyan. Pero pag nagsalita naman siya, very, very down to earth. At alam mo, Bida, ang gusto ko sa features mo is talagang Filipina beauty. Yung ganda-ganda. Yan. So anyway, congratulations at alam ko, very successful ang yung painting exhibit. Yes, I never imagined it to be that successful too. I was amazed because when we thought of putting up this exhibit, you know, we just invite our friends and some family members, with my sister. And my sister, Paulette, is very insistent in having this exhibit. Of course, we were surprised that most of our invitees were starting to pick the paintings that they like. For about 3 hours only, we sold something like 13 from me and maybe another 2 to 3 from her. Fantastic. Saan nga, alam ko maganda yung kwento, how did you discover your talent for painting? Well, in 2005, I was kind of sad because I lost 2 members of my family, my mother, first my brother, August of 2005, and 2 months after, my mother. Wow. So 2 months after yun? Yeah, 2 months after. Kasi siguro yung my mom, siyempre losing a son, no? Later din siya. And a friend of mine who was already painting asked me to join the Paint to Heal. Paint to Heal. Oh, perfect, no? Diba? And when I started rendering the brush and the paint on the canvas, I fell in love with painting and I never stopped after that. Mangyari kaya sa akin yun? Kasi baka pintura ng bakod lang magawa ko. Kaya mo. Kaya lang, busy ka. Oo nga, masyari pang hyper. But I guess there is a painter in each and every one. Yun nga yung sinabi mo sa akin sa lunch natin. And my son, who's also a painter, really said that everyone can paint. Yes, iba-iba nga lang. Iba-iba. Iba-ibang subject. Yeah, at saka it should come from within. From within. Yeah. That's right. What about the subject matter? Okay. Kasi predominantly flowers or gardens. How do you choose? Well, it's, as I said, it got stuck in my mind already and that about color, about flowers. So I painted flowers and then after that, when I traveled, I nakita ko yung autumn naman colors. And then, autumn colors, yung orange, yellow, di ba when they're starting to fall? And then the leaves are yellow. Falling leaves. Yellow, and then yellow, orange, and then red, bursting with colors. So yun ang mga basic colors ko. And yung subject matter, gustong-gusto ko yung cottages, landscapes. Mm-hmm. I always like something bucolic and mga vintage, mga parang maybe because baka naman of the past hair, mga ganon ng mga so natural. Sa akin is, of course, I miss UK because I see this, I miss the Isle of Man because I see this too. And somehow, parang ang feeling ko, I feel so feminine.
I feel so feminine with your colors. Parang it's something like, if this was a fabric print, print something, mga Laura Ashley, parang ganyan. Yeah. Pero bold din, ha? I mean, my colors are feminine, but at the same time, kind of bold. Ay, kasi boldly feminine ako. Ah, pareho tayo. Let's go to college days natin, 70s, ano, UP Institute of Mass Communication pa tayo. Yes, yes. At paano ka ba na-discover ng mga taga-advertising ba? Yung naka-discover sa'yo? I was discovered to Kamay Tin Tamay. Kamay Girl. Oh, Kamay Girl. So, paano in-offer sa'yo? Sabi nila, do you want to have a test, ano ba yan? Look test, gawin yun. In Masco, meron silang mga tagahanap. Yes, siyempre. So anyway, I tried. Ang galing pala ng projection ko nun sa... Even sila na... Nag-project rin doon. I guess it's the lights and shadows. Pero teka muna, again, how did you feel? Di ka kinakabahan? O nai-insecure ka? Hindi, excited, siyempre. Kasi di ba noon, ang mga lumalabas sa TV Gusto mo naman, kamay. At sila ay napapatingin. At muling napapatingin. Hanggang matalisod sila. At umatras yung kotse. Sa ano mismo, describe to me the screen test. Anong pinagawa sa'yo? Sabi nila, mag-ganyan-ganyan lang daw ako, tapos titingin-tingin na ganyan. if I may ask, ilan taong ka nun? 19. Wow! Yeah, 19. Kasaliwaan, tapos. So, ganun-ganun. Sa actual shoot, mahirap? Of course, di ba? Sa labas kayo ng ano eh. Saan mo ginawa? Sa Intercon. Hotel Intercontinental. Mm-mm. At saka doon sa Makati Commercial Center. Ayun, lakad-lakad ka doon. Lakad-lakad doon. Paulit-ulit, siyempre. Pero tanto ako kasi magaling yung director. Oh, tsaka may bayad na yan. Of course. Yan ang masaya dyan. At saka, instant celebrity ka na. At saka malaking pera at that time. Naman, kahit na, you never earned that. Of course. Because being a student, with just allowance, a lot of money. And I can just imagine, kasi nagtrabaho na rin ako sa East Compton, but much later. Okay. Grabe ang prestige. Kasi like Ernie Rosales, Ortalesa ba yun? Oh, Greg Ortalesa was my boss. Yeah, that's so prestigious to be a Kamay Girl. Yes. Pwede mo bang sabihin ko sino pa yung mga naalala mo naging Kamay Girls? Si P. Aurora P. Juan. Yeah. And then Tess, hindi ako yan. Yes, Tess naman. Well, anyway, yung mother nila ay Kamay Girl din before. Ay, yung famous sisters. Marites Revilla. Marites Revilla. Kasi one year, Kamay Girl for 1970 ako. Isang taon lang talaga. Isang taon. Kamay Girl. And so after that. Tapos imagine, Pitoy Moreno, siyang gumawa ng mga damit. I was dazed. Parang, but of course, I'm very careful of the DOMs. Wala namang DOM. Ayun. Ba't naman na gawin? Kortalesa. Pero how did it change you na from a naive college girl, welcome my girl, nahirap ang adjustment sa fame, ganyan? Ano ba? No, kasi, alam mo, in UP, malalakas naman ang loob ng mga taga-UP, diba? So, hindi masyado. Hindi masyado, pero yung mga tao, nagugulat. Oo, parang they treat you differently. Yes, siyempre, kasi dakla. Nung nanalo nga akong Binibining Pilipinas ng Saturday, Monday was back in school. So sila pa nang nagugulat. Nag-jolt sila. Samantalang ako, dumako naman tayo dun sa pagiging Binibining Pilipinas Universe 1971. Okay. Ang laki niyan, ano? Ngayon, ang naka-discover sa'yo, I see? Ben Cervantes. Of course, I know him. Pero yung teacher mo ba yan? Hindi, pero alam mo naman si Ben. Naghahanap talaga ng mga ijo-join niya sa Binibini. Yes. Like so, Nelia. Fast forward na tayo dun sa actual event, sa actual pageant. Kinabahan ka ba nun? Hindi nga, alam mo. Merong technique, and I will share it with you. Yes. If you are going to go through a stressful or may nakaka-nervous like Binibining pageant, kumain ka. Kasi, of course, huwag ka masyado namang magpakabusog. Kasi kung may laman ng tiyan mo, siyempre, nandun yung mga, blood circulation mo. Maganda. So, hindi, relax na relax ako kasi at busog ka ako. Hindi ka nahihilo. Hindi ako nahihilo. Nakikita mo na husto yung mga, hindi ka na, hindi blurred ang vision mo. Yes. Tama. Because merong food yung brain mo.
Sandali, may sisingit lang ako dyan. Mm-hmm. Pero alam mo, before a performance ako, hindi talaga ako makakain. Ah, talaga? Butterflies in your stomach. Hindi. Oh, oh. Ang kain ko, kunyari, 8 o'clock ang show, ang kain ko 6. Pero as yun? In, konti lang talaga kasi masyadong matense. Parang, alam mo, I will vomit. Oh. Marami artist na nag-vomit because of that. Kaya ang galing mo. Pero at saka sabi mo kanina, meron ding effect, syempre, yung pagiging kamay girl ko, sanay na sanay na ako sa... And then, pagiging fashion. Kasi, syempre, if you're a kamay girl, na-invicta ka mag-model sa mga fashion shows. O sanay ka na sa round. And, ang lakas ng loob ko noon, kasi ando ng mga bakla. Oo. Mga fans ko. Talagang love na love niyo ako. Thank you. Ha? Ilang taong ka naging 21. Wow. Oh, I was 19 sa Kamay Girl. No? So for 2 years, nakabuild up ako ng fan club na talagang they were there to watch me win. No? Fantastic. At saka isa pa, gusto ko kahit na manalo lang akong top 10, ganun nakababa ang akin. Expectation. Okay na ako. Hindi naman ako nag-iisip na may corona ako. But you know, I was really so happy and elated to win. Not only the... Miss Photogenic, yes. Yeah, tsaka not only the top three na titles. Wow. I was the Miss Universe sa Miss... I was the one, last one to be called because Miss Universe. Uh-oh. That's the highest title at that time. Ayun. Oh, wow. Congratulations. Thank again. You. Yes. Talking about your husband, nakapangalan ng isang artista, Lito Legazpi. Yes. Okay. Ano talaga ang sekreto? 52 years na pala kayo married? 52 years yes. na kami. Ano ang sekreto ng long-lasting marriage? Kasi ngayon, pambihira na yan. Yeah. Just don't give each other the reason to be jealous or to be... Diba? Kaya namang mga babae, yun ang importante, diba? So, whenever... Ikaw, hindi ka naman silosa? He doesn't give me a reason to be jealous. So, siguro, baby... Ay, silosa din siguro ako kung merong reason. At saka yun, pag tinatanong siya, bakit okay kaya hindi? Kasi she doesn't give me a reason to be jealous. Okay. Tsaka sabi ko sa'yo, kinakalimutan ko yung celebrity ako. Yes, yun ang gusto ng husband sa'yo. Yeah, between husband and wife, walang celebrity. Mm-hmm. And then, I have 4 children. Yes. So, okay. Anong mga pangalan ng children? Well, Cullen Martin. He's our eldest. He's boy. Oh, Cullen, because Carlito Legazpi Enterprise. He owns a software laboratory. Oh, lahat sila ang yes. Okay. And what? Ano daw? Karen? Cullen. C-A-L-E-N. Okay. Parang calendar, but without. Yeah, Cullen. Okay. Second and is... I call him, he's my genius. Philippine Science. Oh, Philippine Science High School. Scholarship all the way. Hanggang college. Fantastic. Matatalino lahat kayo. Siguro pati husband mo, no? Yeah, I guess so. Naku, yes naman ako. Sorry. Hindi naman ako mayabas. So, yun din eh. Business ad. Okay. And then my second is yung research. UP rin siya. Research naman. Yeah, communication research in UP, MassCom. So he's into research. He. Tatlo yung sunod-sunod eh. And my third one, Conrad, is a chef. Siya yung... At saka, may babae? Walang babae? Yung youngest. Okay. And very, yun ang very creative. Pakinggan lang niyang music. He can already play the guitar, piano, Pero being chef? And then, because my husband said, you won't make money as a musician. Diba? Mahirap, matagal. So, nag-chef siya. So, my fourth, that's my only girl. Wow. Kitty. And of course, she's 38, turning 39, end of the year. So, 38 pa lang siya ngayon. She looks much like me, except that our eyes are a little bit different. She's medyo chinita. Kaya siya, madaling nagkakagusto sa kanya kasi para siyang Koreanang artista. Alam mo, medyo pressured siya kasi nanay niya si Vida Dore. Pero siguro because the mom does not act like a celebrity, so hindi siya na-affect. Tsaka Poveda, bawal sa kanila yung mga mag-model-model. Bawal sa kanila mag-model-model. Naku, Vida, alam mo, I have to say this, hindi dahil classmate kita, ang gorgeous looking pa rin, at saka parang glowing so happy. What is your secret?
Well, aside from, well, I guess my marriage, I'm happily married. Uh-oh. And my children, now I don't have any concerns about my children. Uh-oh. I'm happy with my grandchildren. Uh-oh. And also my beauty regimen, yeah, which yes, is very simple. Tell me, cleansing cream. Mm-mm. Okay. Pero twice, ha? Sabi yeah. mo? Alisin mo muna yung, ano, yung wait, makeup mo. Yan, no, wait, like. Ah, yeah. Anet, tissue. Tissue na lang. Okay, tissue. And then after that, another facial one. Wash. Hindi, just say a second, tapos hindi na muna ako nag-facial wash. After I remove all the oil and the cream, I sleep over with the oil. And then the next day, that's when I clarifying lotion, Lean's Linis, mm-hmm. and then I put my eye cream. Pero in the evening, naglalagay rin ako ng eye cream. And then, ano, simple lang, powder, low, ano, moisturizing lotion, and then powder na, and then konting ano dito, and then that's it. Yes. At saka, alam mo, ang palagay ko, hindi ka makapal mag-makeup. Yeah. Yes. So, ako naman, makapal lang ang mukha ko. Pero, tubisa, oy, malam, oy. Hindi, makapal din ang makeup namin sa TV. Hindi pwedeng hindi. Hindi nga eh, kasi matagal ang mga taping. Anyway, wow, it's just so nice. Thank you for this super thorough interview. Okay. Lakas ko talaga sa'yo. And now we reserve after the best. After this, mutual fan club. Yes. We reserve the best for the last, ang mga naggagandahang paintings ni Miss Vida Doria. Darling, for this wonderful interview. Hindi lang yung interview ang nagustuhan ko, kundi ang ating companionship. Yeah. Hindi man tayo matalas. Bago na tayong new best friends. Yes, why not? Kita sa BFF ko. Exacto. At saka hindi na to flatter you with all your achievements. Ang bait mo at saka humble. At saka, alam mo, when you really spend some time with a friend, lalo yung nakikilala mo siya. Yes. Okay, special friend. Why not? Pakunat. Now, invite people and marami kong fans na hindi nila alam kung saan ka kukontakit to your painting exhibit. Okay. Hello there, out there. Please come to the exhibit. This is going to be here. Whatever gets sold gets replenished. Mm-hmm. And this is a private, actually it's a private gallery. Mm-hmm. But we will give you the address and just call us whenever you want. Okay. Thank you. Pa-flash na lang dito sa test tube. Thank you again, Miss Vida Doria. Stay thank happy you. And purchase. Thank purchase. You. Okay. Thank you, test tube. Again, sa susunod dating test tube, Tessie Tomas. Bye.